Good morning, Baguio City. May bagong dating tayo na Grandia na 2000 model. 5L ang makina. So ito, yun o. Urik-urik siya. May mga portion na maririta, may mga sagi. Pero maayos ang makina. Unang papagawa natin itong kanyang transmission dahil sliding yung kanyang clutch. So ito, dito tayo kay partners. Ipapagalaw na natin bago natin ibenta para walang maging problema yung bibili dito kung sakali. Ito oh, may tama. Tapos yan, palitan na yan. Pati yung release bearing, palitan na rin. Yan on, ito na yung transmission natin. Yung flywheel, okay pa naman, makapangpat. Ito yung pressure plate saka yung clutch lining. Yan ang papalitan, tapos yung release bearing ito. Yan, tatlong yan ang papalitan. Magandang makina ba ang hanap mo? Pero murang presyo? Ito van, bagong dating na 2000 model. 5L lang makina, diesel. Ito, samahan niyo po ako, i-demo ko po sa inyo. Itong bago nating dating na old na van. Baka pwedeng-pwede po sa inyo to. 5L lang makina, diesel, 10-seater po siya. So, papaikutan natin yung kanyang mga issue at yung kondisyon ng makina, mga pangilalim. So, ito, unahin na natin itong kanyang harap. Itong kanyang salamin, no? Medyo may mga ano na siya, markings ng mga kalawang. Ang bagsak nitong van, kung tutusin, kilamos na siya. Pero since birth nitong van, hindi pa nakatingin ng retouch. Original pa ho yan. Ito, pansin nyo itong kanyang salamin. May tali na rin po yan. Ayan. Tapos itong salamin dito. Yan o, daanan ng tubig. Medyo may mga kalakalawang na. Tapos itong kanyang headlight. Binago na itong headlight pero may ano na dito. May, anong tawag dito, yung pandikit na to. Nilagyan na ng mga silikon. Pero itong kanyang bumper, urig bumper pa po ito. Yung grills, original grills niya pa ito. Itong kanyang plaka, unat na unat po yung kanyang plaka. Pati dito sa headlight na to, hindi na to yung original, pinalitan na. Kaya may silikon na rin to. Oh. Yan. So itong side, papaikutan natin. Unat-unat itong kanyang side. Wala talagang na-retouch kahit isa. Original po lahat. Yung sticker, original. Yan, tong side na to. Urig lahat. Ito yung tama. Mahabang sagi. Yan. Yan po yung tama niya. Oh. Mahaba. Yan. Tapos itong kanyang gulong. Papasilip ko na. 95% yung gulong sa likod. Tapos sa harap, nasa 85%. Makapal pa po. Kaya pwedeng pwede pa. Tapos nakamags po siya. Yan. Nakamags. Pero yung kanyang buong salamin sa side na to, all original. Nung dito sa likod. Pasilip ko yung salamin sa likod. Yan o, naka-conduction sticker po siya. Ito, buong pinto. Wala na yung emblem ng kanyang Grandia na 3.0. Pero ito, pwedeng ibenta na nating assist na ganito. Pwede nating ipaayos. Nabilhan ko na. Nasira kasi yung opener niya dito sa back door. Pero binilhan na po natin. Hindi pa natin na ipapakabit. Tapos, ito. May mga sagi-sagi na rin. Tapos dito, talagang nag-crack na siya. Sa katagalan na, nag-fade na. Dahil original pa nga po itong ating van. Talagang pintura na po ang bagsak nito. Pero yung mga nagne-negosyo na talagang ang habol is pangkargahan lang, pwede nang as is po na ganito ang ating van. Tapos ito, buong side ng salamin, original po na Toyota lahat yan. Yan, unat-unat po lahat yan. Wala pa pong nagagalaw. Pero talagang hindi maiwasan dahil sa katagalan. Yan, ito, may mga sagi po dyan. Yan, mga sagi. Halos magkabilaan na sagi. Tapos likod. Tapos yan, nag-fade na siya. Yan.
Tapos dito, nag-fade na rin yung kanyang pintura. So, all in all talaga itong ating van, hilamos na siya kung tutusin. Pero yung kanyang mga gulong talagang makakapal pa. Pwedeng-pwede pang pang long trip. Kasi ang totoo niyan, galing ng Manila itong ating van, na road test dun sa mahabang biyahe. So ito, papasilip ko tong kanyang loob. Ito yung loob. Kita nyo naman, all stock yung kanyang upuan. Ito yung umiikot na upuan. Ito yung pang two-seater. Pang dalawa, tatlo, pito, walo. Talagang ten-seater lang po ito. Pero yung ceiling, talagang original pa ho lahat yan. Wala pang nagagalaw. Yung sidings, intact pa po yan. Yun ang kagandahan sa mga old na to. Yan o, nakapumpo yung mga side. Pero yung apakan niya, kita nyo naman po, buong buo yung apakan. Sa edad na 2000 model, napakaganda pa nitong itong apakan niya. Yan. So ito, sa harap, papasilipin natin. Ito yung kanyang harap. Dashboard, buong buo. Yung kanyang stereo, hindi na po gumagana. Pero yung lahat ng gauge, gumagana po lahat yan, function po lahat. Yung kanyang aircon, hilaw, di pa po natin napapacheck. Pwede na nating ibentang as is na ganyan. Pwedeng ipaayos po natin. Ito na po yung door handle sa likod na sinasabi ko. Ikakabit na lang po ito. Tapos ipapaayos natin yung emblem niya sa likod. Ayan. Tapos papasilip natin yung kanyang makina. Tara, samahan niyo ako. Ika dito. Ito yung makina ng ating 5L na Grandia. Kita nyo naman po. Talagang kinalawang na po ito, pero wala po siyang history ng overheat. Kasi nga, inakyat na natin to galing pang Manila. Sa daan pa lang po, kung may overheat ito, wala na, hindi na po natin naiabot dito sa Baguio. Matino po itong makina. Yan o. Wala pang leak, walang tagas yung makina ng ating Grandia. Hanggang sa ilalim. Yan. Yan. Pero may nakita akong issue dito sa ilalim. Ipapasilip ko po sa inyo. Yung kanyang steering rack. Ito oh, pasilip ko sa ilalim. Yun. May basa yung kanyang steering rack. Replacement na po ito sigurado. Palitan na to ng buo. Pero dito sa pangilalim niya, wala pong mga tagas. Yung sa steering lang po talaga. Kailangan palitan na yung kanyang steering. Pero yun nga, yung sabi ko, pwedeng ibenta natin as is na ganito. Hilaw yung aircon, power steering, tapos yung body. Pwede natin ipaayos kung sakaling magkakasundo. Pero kung gusto nyo po, pwedeng as is na po namin na ibibentang ganito. Start po natin. Yan. Dala-dalawa kasi ang mga battery nito, mga ganitong Grandia. Yan o. Function po lahat, pati speedometer, RPM, gauge ng temperature, tapos yung gauge ng diesel, gumagana po. Yan yung kanyang original na tinakbo, 248,000. Sa edad na 2000 model. 248,000. Yan. Napakatining pa ho ang nangandar ng makina. Maayos na maayos pa. So, buklatin natin yung kanyang battery. Para makita nyo po. Yan yung kanyang battery. Dalawang Motolite Champion na battery. Kaya ang daling i-start ng mga ganitong klase ng Grandia, mga old. Dahil dala-dalawa yung kanyang mga battery. Pero na yun, oh, wala pong tagas yung kanyang makina, maayos na maayos. Yung wiper, yan, gumagana. Check na po natin yan, yung binay natin, ilaw.
Bright, Nagana po yan. Hazard, flasher, kaliwa, kanan. Tapos yung kanyang busina. Nagana po lahat yan. Yun lang yung kanyang stereo. Hindi na po gumagana yan. Ito, ipapakita ko sa inyo yung makina. Yan o, wala pong talsik yan. Tayin na natin. So ang halaga po ng ating van na binibenta, 2000 model, na yung kanyang mga issue, pinakita ko na po sa inyo, is binibenta siya ng halagang 240,000. Cash lang po ito. Pwede nating ibentang asis na ganito. Pero kung magkakasundo tayo, pwede nating ipaayos yung mga pinakita kong issue sa inyo. Pero yung presyo po natin, talagang tataas po. Dahil nga, pag ipapaayos po natin itong mga to. Pero yung kanyang makina, ina-assure ko po sa inyo na matinong-matino po yung kanyang makina. Dahil tested po ito. Umuwi na ng Baguio. Kaya kung interesado po kayo dito sa ating van, ilalagay po namin muli yung aming contact number sa baba ng ating video para madali nyo kaming kontakin kung interesado po kayo dito sa ating van. Pwedeng-pwede po ito sa mga nag-uumpisang magnegosyo. So kung nagustuhan nyo po yung ating video, baka pwede po nating i-like, i-share o kaya mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa ating mga darating pang mga sasakyan. Maraming salamat po at magandang hapon po sa atin.